This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. Ano lang, very, paano ba yun? Surreal. Sa umpisa, surreal na rin kasi may jet lag. Yung feeling. Surreal. Pero pag inisip mo mabuti, nagsimula lang sa connect-connect, di ba? Yeah. Dahil kabanda ko si Jocel, yes, guitarist of Neo Colors, before ako maging member ng South Border, which was, which is formed, talagang ano na, was na talaga, was, yeah, malayo na. Malayo na. Tagal na, yes, decades ago. Right. Di ba? Hindi lang decades, pare. Ano bang... Decades, yeah. Yeah, decades, hindi man century. Oh. Grabe. Maraming decades. Minsan naisip ko ganun na eh. Well, anyway, nakaaliw lang isipin na, andito na magkikita kita rin. Kasi di ba ang Neo Colors, formally, nag-stop na sila eh. Si right. Umuwi na si, ano, si Jocel, tapos nag-form sila with other members, sila Jack Rufo, which nakasama ko rin dito. Pagdating na unang gitarista na nakilala namin, habang binubuo pa lang ang South Border, si Jack naman talaga. Yes. And then, naging permanent namin si Butch. Victoriano. Victoriano, yeah, na talagang yun ang tumagal. Pero yung connect ba? Di ba isipin mo yun? Napaka, wow, hanip naman sa coincidence. So ngayon, eto na. So finally, mag-uusap na. Sino ang nagkwento sa inyo na magkakaroon ng concert na ganito nakasama ang Neo Colors, and ano ang naging reaction? Ikaw ba nagsabi sa kanila or si Ron ang nagsabi sa inyong lahat? How did that work? Hmm. Well, narinig ko muna kay Ron. Pero nag-flashback kagad sa akin yung pinag-usapan natin. Right. Kasi talaga, marami tayong pinag-usapan. Even si Marvin Cerrido. Yes, yeah. Yan ang nagturo sa akin mag-sequence. Yeah. Kung hindi nyo alam yan, mag-sequence ng MC50, sir. Oh my God. Yung ganyan lang, two lines lang na L. Ang galing mag-MC50 niyan. Ang tulin. Yun. Kaya nasa kanya lahat ng trabaho noon. Ayun. So kayo, like ikaw, John Dave, Duncan, love na love ka si Marvin, Jano, Otep. Hindi, kasi ang nangyari nun is si Kay, yung isang staff namin, yeah, siya yung taga-broadcast ng ano yun. Announcement. Announcements. Tayo. So, siyempre, siguro naman sa lahat ng banda, merong group chat. Di ba? Yes. So, nung nakita mo, anong paano sinabi ni Kay? Well, actually, tumawag siya. Oh, baka may ano tayo. Hindi, iba, tumawag siya for a different reason. And then, parang siguro dahil at that time, hindi pa... Solid. Yeah, pinag-uusapan pa lang. Oh, baka may ano tayo, US tayo sa October or November or whenever. Kay Paco. Sabi ko, ah talaga? Eh di okay. Pero yung mga ganun kasi, pag yung baka may ano, kwentuhan lang yun. Baka may ganun. Hanggat wala tayong visa, wala, hindi tayo lilipad. Yeah. Yun. So binanggit ni Kay kasama ni Neo Colors. Kasama ni Neo Colors. So nakakatuwa dahil, syempre, for me, as a fan of both bands, yes, when I was a kid. Uh-huh. Hindi, totoo. Hindi, totoo yun. Hindi, totoo yun. Side A, sinabi mo dati. Sabi mo side A. Dahil lahat ng mga may fan ng SB. Yeah. Yeah. Tsaka ako, fan ako, Chong. Nanonood ako ng Neo Colors nung high school ako sa Miriam. Oh. Di ba? Oh, Miriam College, Merinol pa nun. Oh. Yep. Kala mo, matutuwa sila dyan. Diba? Sininyo, nagsininyo, nagsasolo ng drums nung kamay ang gamit. Aha. Yeah. So yun, para sa akin, ganun na nangyari. Binubuko mo lang ang edad. So, sa'yo parang, okay, I'll be excited pag nandyan na. Parang hanggat walang meeting tungkol dyan, wala. Masyadong ano eh, parang, ayoko baka masyadong mag-expect. Yung, Okay. Exciting pakinggan. Nasa pero, pandemic pa kasi. Yeah, exactly. Diba? Sa week. Ang hirap i-internalize na, o game na ba talaga? Right. Yun pa, isa pa yun. Tama si Otep dun. Ikaw, John Dave, anong reaction mo nung sinong narinig mo na? Very, surreal po, surreal pa. Jet lag yun. Surreal.
Sabi mo muna ko, ilan taon ka na? And si John Dave, I mean, came after a tragic moment yeah. in the band's ano yan, di ba? Parang band's very lineup. Fast moving lahat yeah. sa akin yung nangyari. Nawalan kami ng actually, kapatid no? eh. Yes. Ang bilis nung kung tutuusin mo, pak, John Dave, wala nang... wala nang audition, yan siya na kagad. Right. Ikaw, John, no? Yung, yung natanggap ko yung, ano, yung balita na yun, so, siyempre, saya nun na. Yung pero concept na pumasok sa isip para ko kagad na hanggat hindi kami na-interview sa embassy, hindi muna ako magse-celebrate. pero masaya yung idea na, uy, okay yun. Ayos, kasi ayos. Kilala ko si sila. Yeah. Oo, mga idol namin yun. Yes, yes. Sila, ano eh, Marvin, sila Nino. Kaya excited din. Tayo, Otep, nagkakilala tayo before I left for the States eh. Di ba? Nag-cross tayo ng ganon. And then, nandito na ako sa States nung nasubaybayan ko na yung pag-angat ng career mo eh. And all that. Tapos nalaman ko nga na nasa South Border ka. I was very, very excited for you. Now that when you found out about this na makakasama natin si Nino, magkikita-kita tayong lahat, and all, pessimistic ka rin ba na matutuloy ito o hindi? Or were you excited about it? Sobrang excited, syempre. Kasi after pandemic, galing kami dito, tapos after a few months, nag-pandemic na eh. So, parang sana matuloy kasi, di ba, parang recovery ka agad yeah. namin yun. Eh. So, yeah. Parang may guilt, na parang may dala natin yung virus galing dito. Oo, kami nagdala eh. Yung 2019 kasi solo lang yun eh, di ba? Right. Solo concert lang yun. Tapos eh. Ano pa, syempre kawawala lang nung ano namin, sax player namin. So, yeah. parang, sige, parang reset. So, oh, yun ang magandang word, no? Reset. Iba para, iba yung feeling eh. Kasi, di ba, talagang apektado tayo yung pinaka-last na nakabalik. Yeah. So, parang naging dream namin makapunta dito sa Paco's Place talaga eh. Natadhana. Kasi hindi na naudlot nung huli kami nandito. Oo, naudlot eh. Kasi pauwi na kami. Yeah, exactly. Okay, Duncan, para kang ano eh, ang dating mo sa amin parang 3-point shot eh. Or parang ang dating is, kayong dalawa ni Jocelle basically, ni Jocelle Jimenez, kayo yung mga... wish ko na sa wish list kasi alam ko kahit ikaw Jay ang sinabi mo sa akin was sana Pax andyan si Jocelle was what you said yeah. Ikaw mismo di ba? Of course. And then ang dami na nagsasabi na sana kasama ka, but how did you find out about na mangyayari tong show na to? Alam mo siyempre kay Ron yeah siyempre inanap ko yung si Kel yung singer nila, sabi ko nasan si Kel. Tapos, basta mabang kwento, pero nagsama kasi kami ulit nung campaign. Right. So, tsaka alam mo yung pagdating siguro sa mga tour, parang nasanay ako mag-tour with Jay kasi tagal namin nag-tour. Yeah. So, so, alam mo, di syempre, nung na-inform ako, hopeful ako, ganun din, sabi ni John, hopeful ako na matuloy. Sana. Right. Pero, mas naging exciting nga talaga nung new callers. Mm. Kasi sabi ko parang, hindi, syempre, di ba, I mean, magandang reseto for OPM. Amen. Na marinig ng mga Pinoy music na ito talaga yung... OG eh, di ba? Yes, I mean, oh, yeah. Nag-stand for decades yeah. para panindigan yung OPM. Yes. Kumbaga meron kasi iba na, di ba, minsan saglit lang. Pero ito talaga maraming sama ng loob, maraming victories. So sabi ko, wow, I mean, para i-message ako na South, naramdaman ko rin yung, parang may, basta may mission eh, medyo malalim eh. Parang sabi ko, okay, sige, gawin natin to. Siyempre, since galing sa pandemic. So medyo, ano, medyo personal sa akin itong, wow. Itong tour na to. Wow. I think, papalakpakan ko yun. That's, let's go. Thank you. So eto na. Okay, eto na guys. Eto na, may visa na. Actually, wait, kalimutan muna natin na may visa na. May approval pa lang ng visa. Di ba? So, approval of a visa is different from acquiring the actual visa. Di ba? Magkaiba yun. Nag-i-ano lang. yeah. Kayong, and yun nga, all of a sudden, you guys have to come together and prepare for this now with this lineup, this current lineup that we're looking at. Anong preparasyon dito? You being the musical director and the leader of the band,
ano ang stress involved dito? Walang stress. Wala. Dapat. Pareho. Yan, Marvin Quirido, Jimmy Antiporda, mga renowned ano yan eh. Arrangers and musical directors. And musical directors. Ang dami nila. Ang dami na namin kung makisali pa ako. Right. Diba? And speaking of Jimmy Antiporda, isa pa yan pare. Yung ang pinakaunang kanta ng South Border na which ni-record nung Metro Pop 1998 ba yun, Chong? I think it was... No, baka earlier pa, Mark. Earlier kasi nauna pa to sa na-sign up kami ng Sony. Hmm, yung kanta na ginawa ni Jimmy. Jimmy, yes. Nauna to. Though naunang na-record yung Losing My Mind tsaka yung... No, Losing My Mind kahit kailan, no? Kay Marvin. Right. Oh, yun yung trivia yan pare. Tapos yung May Pag-ibig Pa Kaya, which is the first single na ni-release officially from Sony. Si Jimmy ang nag-ano nun. Baga nagkaroon lang sila ng deal with Sony para i-release yung ano, yung Metro Pop na version. So may maraming connection, maraming ano, yung strings na naka-attach is very are very solid yun strings, nga, right? That are very cohesive. Ano, cohesive and very strong bond. May strong bond talaga yung beginnings. Galing, no? Galing. Beginnings namin. Kasi sila, ano talaga sila, pioneers na eh. Yes, they really did that for us, for all of us.